Good morning mga idol, panibagong araw, panibagong tutorial na naman ang ating ituturo sa inyo mga idol. So welcome back to my channel, it's me again Lloyd, ang nagsasabing magsumikap ka para makimit mo ang iyong mga pangarap. So kung napabisita ka sa ating YouTube channel, para sa iyo ang video na to, idol. So dapat mong tapusin hanggang dulo. So dito ipapakita natin kung paano i-test yung sotara switch ng isang electric fan, kung paano tumingin, kung defective or good pang yung rotary switch. So dito pa ipapakita natin kung pinaka safe kung paano mag-install ng thermal fuse. So bago yung lahat yan, mag-intro muna tayo mga idol. So dito mga idol, gagamit tayo ng aning tester, digital tester. So naka-auto tayo mga idol. So ngayon ang gagawin natin sa positive probe, ilagay natin sa common ng rotary switch natin, at yung negative probe natin ayun ang nililipat natin sa speed ng rotary switch. So dito mga idol ay nakaset tayo ng number 1. Kapag number 1, tutunog dapat yan mga idol. Okay, ayan, tutunog. Okay yon, connected na yon mga idol. Dapat okay yon, tutunog dapat yan. So lipat natin sa number 2 mga idol. Pag tumunog at yung number speed natin is number 1, nakaset number 1, shorted na yon mga idol, shorted na pag ganun. Dapat walang tunog kasi nakaset yung rotary switch natin ng number 1 lang, di ba? O yan, number 1 nakaset tayo ng number 1 pero tumunog yung number 2 natin sa paglipat natin dito sa may negative probe. O yan, okay, naka number 2 na tayo mga idol. Pero tumutunog pa rin yung number 1. Tumunog yung number 2 kasi number 2 naman tayo. Pero pag number 3, walang tunog yan kasi not connected. Oh, dito natin matitest na shorted na mga idol yung ating rotary switch. Ayan, nakaset tayo ng number 3. Walang tunog dapat, walang reading. Ayan o, may reading pa rin kahit number 2 natin sinet. Oh, may reading pa rin naman, pero pag wala dapat tunog mga idol. Ayan, nakaset na tayo ng 0 mga idol. Tingnan mo, napamatay rin yung ating tester dahil shorted na nga o grounded, parang ganon. Ayan, nakaset tayo ng 0, dapat wala tayong reading, walang tunog, walang continuity. Okay, good yan. Uitin lang natin mga idol. Ayan, number 3, may tunog. Okay, number 2, ayan, may reading. Number 1, okay, number 2 natin mga idol. So dapat walang tunog yan. Number 2, speed number 2 yan mga idol. O tingnan mo, yung speed number 2 at saka 1 mga idol ay shorted na, no? O tingnan mo, number 1 may tunog pa rin yung number 2. Ayan, shorted na ang ating rotary switch. Ayan. So ganun lang tumingin nung kung shorted o defective or good ang ating rotary switch mga idol. Ayan. So hindi natin kinalas dito sa may motor niya o stator mga idol. So okay din, ganun din naman pag magtitest ka, pag kinalas mo, ganun din ang pagtitest kung paano kumingin ng defective na rotary switch ng electric fan. So dito mga idol, titest naman natin kung paano mag test kung okay pa yung motor natin mga idol. So dito mga idol ay papakita natin yung pinaka-simple or pinaka-importante na test kung paano tumingin o mag-test ng good motor ng isang electric fan. So dito mga idol, iti-test natin yung speed kung okay pa, no? Ayan, pag may reading mga idol, okay pa yung ating mga speed, yung connection niya. So dito mga idol ay mga step. Ayan, paano mag-test ng kung good yung isang motor. Ito mga idol, nilagay natin yung blue na wire dyan mga idol ay yun yung connection ng starting capacitor. Ayan. So dito yung tinuturo ko, andun yung fuse mga idol, yung thermal fuse. Ayan, yung puti na balutan ng puti at saka black. Ayan, andito yung nakakonect yung thermal fuse natin. So paano kaya natin i-test yan kung good yung thermal fuse natin? Kung walang reading, big sabihin sira na
yung ating thermal fuse. Ito, yung fuse natin. Ito. Mahirap kasi natin balatan yan kasi matigas yung nakalagay na insulator niya, mga idol. So, ang gagawin natin, turo natin yung pinaka-safe na paglagay ng thermal fuse, mga idol. Para hindi na rin kayo mahirapan. Itong mga wire na kasi ito, mga idol, ay maninipis yan, madali lang maputol. So, dapat ang gawin natin yung pinaka-safe na pagkabit ng thermal fuse. Ito, test natin kung okay yung connection, mga idol. So, dito, mga idol, may reading tayo, pero abnormal yung ating reading. Ang nakikita na lang natin dito, mga idol, ay yung resistance. Ayan, so, ibig sabihin dito, mga idol, ay sira ng ating fuse. Ayan, ito yung nasa loob nito, mga idol, ay fuse, thermal fuse yan. Meron yung dalawating klase na box type or yung parang bigas na thermal fuse. Ito yung nabili natin, mga idol, ay box type siya, no? Itong thermal fuse natin. Ito yung ikakabit natin. So, ang gagawin natin dyan, mga idol, ay maglalagay tayo. Lalagyan natin ng dugtong na wire para ikabit natin dito sa dulo ng wire. Itong blue na wire na yan ay, mga idol, ay papuntang kwan po ito. Papuntang starting capacitor. So, gagamit tayo ng automotive wire number 18. So, ito muna. So, for the meantime. Pero, okay rin lang naman yan, mga idol. Pero, pag may mga wire kayo na mga retaso galing sa computer, CPU, pwede yon. Pwede nyong gamitin yon. So, yan. Hihinang lang natin. Ito yung pinaka-safe na pagpalit ng thermal fuse, mga idol. Para hindi na rin tayo mag-backlash doon sa may motor, stator. Ayan, mahirap kasi kapag naputulan tayo doon, mahirap natin ilugtong. Ayan. So, ganito dapat yung gagawin, mga idol, para magkabit ng thermal fuse. So, ayan. Ganito yung technique. Magandang technique para magpalit, maglagay ng thermal fuse, mga idol. Ayan. Dito, mga idol, ayan, kinakabit na natin. So, ganito lang, mga idol, oh. Ito yan, tapos na, mga idol. So, dito, sa may open wire, mga idol, ay maglalagay na lang kayo ng shrink tube dyan, mga idol, para sa insulation niya. So, dito, mga idol, hindi na kayo mahirapan magbakla-bakla, ano? Mag-bypass na lang kayo. Ito yung isang linya dito, mga idol, yung gray wire na yan, ay papuntang kwan yan sa saksakan. Itong blue ay sa starting capacitor, mga idol. So, ganyan lang kasimple, mga idol. Sana yung may napulot kayong technique, aral ngayong araw, mga idol. At sa susunod na video, marami pa tayong tutorial na ganito. Bye-bye!